So hello mga kamata, good morning. Today is October 4, 2022, alas 9 ng umaga. So ngayon nandito ako sa operating room complex. So yes, ooperahan po ako at wala akong kasama ngayon. So mag-isa lang ako kasi hindi naman po alam nung family ko na magpapa-opera ako ngayon. So for today's video, so papakita ko sa inyo yung journey ko sa operation ko. Hindi naman ako masyadong kinakabahan kasi medyo alam ko naman kung ano yung mangyayari. Pero okay lang, go lang guys. So ngayon nga wala akong kasama ngayon kasi nga makakaalam lang yung sister ko na nasa Japan tsaka si Babe. Pero si Babe wala kasi sa Laguna. So hindi ko na din siya pinerso na pumunta dito kasi alam kong kaya ko naman. Medyo konting kaba lang guys ang nararamdaman ko. Konti lang naman pero kaya naman. So yun, operation ko talaga is 9 AM pero inaantay ko pa si Doc. So pinapasok na ako sa loob pero sabi ko kahit mamaya na kasi mag-i-intro muna ako sa inyo guys. For sure hindi ko naman ipapakita sa inyo yung pinaka-whole procedure kasi bawal ang cellphone, bawal ang camera sa procedure. Kaya siguro once na nasa loob na ako and then paglabas ko after ng operation saka ko sa inyo ipapakita. Medyo approachable naman lahat ng nurses dito. Tsaka yung mga staff, approachable sila. Tsaka si Doc, mabait si Doc. So yung doctor ko po pala si Doc Demel. Hello, Doc Demel. Shoutout po sa'yo. Sobrang bait ni Doc. So kapag ka gusto nyo may ipapa-opera kayo ng something, available po. So napakabait na surgeon ni Doc Demel. So kahapon, nang galing na ako dito, bale, kinonsult niya ako. Kalaw kasi kahapon yung operation ko. May vlog din ako kahapon. And then, ayun. Bali, since late na din si Doc kahapon kasi nag-undergo din siya. Meron siyang ongoing na inoperahan din kahapon. So, kulang na tayo sa oras. Kaya ngayon niya ako in-schedule ng alas 9 ng umaga. And then, dapat talaga nung January ooperahan na ako pero since medyo pricey yung operation is hindi ko napaghandaan. So and then ngayon na-covered naman nung PhilHealth tsaka nung heart. And then siguro yung konti lang siguro yung dadagdag ko or whatsoever. Pero pagdating sa medication, depende kung ano i-reseta nito. Pero meron naman ako antibiotic sa bahay, pain reliever, may mga gasa na. So, nag-prepared na ako sa kung ano mangyayari kasi after nito, pag-uwi ko, mag-isa din ako sa bahay kasi nga sabi ko sa inyo, wala si Babe. Kaya mag-isa ako, maglilinis ng sugat ko. Pero okay lang. Kaya ko yun, guys. So, no problem. Sanay naman na ako doon. And then, ayun. So, siguro this whole vlog, i-discuss ko din sa inyo kung magkano yung nagastos ko. Kung how much, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung nagastos, the whole procedure guys. Even the doctor's fee, ipapakita ko sa inyo. If possible, manghihingi ako ng pinaka-breakdown, ng pinaka-price. So, ayun guys. Samahan nyo lang ako sa journey ko ng pagpapa-opera. And then, nagtataka talaga sila kung bakit wala daw akong kasama. So, sabi ko naman, kaya wala akong kasama kasi kaya ko naman. Tapang. Hindi kasi, hindi na talaga nila alam, tsaka ayoko din ipaalam. Kasi mga, baka sila, feeling ko sila pa yung mas kakabahan kaysa sa akin. Kaya ko naman, so ako na lang, diba? Why not? Hello mga kamata! So ngayon ay 9:49 AM. Until now, waiting ako kay Doc. Kasi si Doc Demel, yung schedule niya talaga ay 10 AM to 12 AM. So, kaya niya ako pinapunta dito ng maaga is kasi gawa ng madami pang aasikasuhin. So, first, kwento ko na muna sa inyo. So,
bago ako pumunta dito sa OR, meron munang kailangan mga documents na pirmahan sa admitting. And then after nun, nung binigay na sa akin yung mga documents sa admitting, nagpunta na ako ng BD para magpataka kasi para at least kahit papano mabawasan na gagamitin. Ginamit ko yung sa PhilHealth. And then after nun, nagpa-approve din ako ng item ko dun sa information, pati yung histo pa, para at least after ko, kapag na-discharge na ako, and then ilang days is makuha ko din yung record ko, histo pa, yun din yung ipapasa ko. And then, so ayun, until na nag-aantay tayo kay Doc, i-update ko kayo mamaya kapag ka nandyan na siya. Thank you! So, hello guys! It's me. So, bawal mag-cellphone sa loob ng OR. Ngayon, tapos na ako mag-operahan. Ayan. So, ayan yung status. Ayan. So, ngayon, magbibihis na ako kasi discharge naman na din ako. So, baka magulat sa akin sa labas kasi ganda yung itsura ko. Tapos, eto po, mamaya i-update ko sa inyo. Ikapanto ko sa inyo kung ano yung inoperahan sa akin. So, let's go. Bihis mo na ako. Hello mga kamata. So, today is... ano nga atas na ba? 12:25 PM. So, kanina nag-start yung operation ko ng mga 11. So, natapos din siya agad. So, nandito pa ako ngayon sa restricted area, which is nasa loob pa ako ng... operating room, pero sabi ko is since okay naman ay baka pwede na akong dito mag-antay para makapag-update na ako sa inyo habang nasa OR pa ako. So, all throughout ng operation ko is okay naman. Mabait naman lahat ng nurses na nag-assist sa akin. And then, si Doc, super bait. So, yung operation na ginawa sa akin is zeplasty. So, kung mapapansin nyo sa lahat ng nakakakilala sa akin, tsaka even sa ibang vlogs ko, meron kayo nakikita dito sa right second digit ko na malaking nunal. So, color black. So, nagkakaroon na kasi siya ng parang bukol. So, nag-decide na ako na ipa-opera siya para at least kahit papano is mawala na yung isipin ko kasi sobrang iniisip ko tong daliri ko na to. Kasi nga, the more na parang tumatagal, the more na mas lalo siyang lumalaki, which is sobrang alarming na talaga. And then, yun, medyo nagtagal dito kasi nga, since malaki siya, and then medyo umabot kami ng 30 minutes kasi nawawalan siya ng otosat. So, the rest ng mga daliri ko is okay. Pero dito is hindi. So, yung nangyari sa kanya is binawasan yung stitches niya kasi nga, nagkakaroon na iimpid yung circulation ng oxygen level tsaka ng blood supply. So, kaya parang nangitim siya na parang nag-violet. Ganun yung nangyari sa kanya. And then, yun. After nun, na 30 minutes na yun, in-observe muna namin. And then, which is naging okay naman na siya. Pero medyo, ayan, medyo nag-violet lang siya ng konti. Pero when it comes naman sa, ano niya, is... okay naman yung circulation niya. So, bago ako makaalis kanina sa operating room is, syempre, make sure muna talaga ni Doc na walang magiging problema dito kasi mahirap na. Ayoko din naman mawalan ng daliri, diba? So, yun. Observe ko lang siya ng siguro hanggang mamayang gabi kung anong mangyayari. So, ngayon, wala pa naman akong nararamdaman na kahit na anong sakit kasi nga, under local anesthesia pa siya. Kaya medyo okay pa naman siya. As in, wala pa akong nararamdaman dito sa daliri na to. Medyo madami yung tinusok lang ni Doc na local anesthesia. Kasi nga, may nararamdaman pa din ako. Ewan ko kung bakit. For sure, maybe baka natitense lang ako. Something like that. And then,
dito sa nose ko, baka nagtataka kayo, baka sabihin nyo nagpagawa ako ng ilong. Hindi. So, yes, pangu tayo. Proud ako doon. Kasi bilang isang tunay na Pilipino, eto yung patunay. Kayo manggi, maliit, at pangu ang ilong. So, yes, pangu talaga ako, guys. At proud ako doon. Walang problema doon. So, sa mga nakakaalam, meron ditong mole sa gitna. So, habang tumatagal din, lumalaki na siya ng lumalaki kasi buhay yung mole ko dito. So, since eto naman ay tatanggalin, so nag-decide ako na pati ito idamay na. So, dito naman, mas masakit yung nangyari kasi nga sa ilong, di ba? Kapag patry na kayo magpa-facial before, di ba? Kapag ka-pinifacial tayo dito, maiiyak tayo. Ganun yung nangyari sa akin. Nung tinusukan din ako ng local anesthesia sa may ilong, sobrang sakit niya. Mas masakit yung tinusok dito kaysa dito sa daliri ko. So, ang ramdam na ramdam ko, kaya napaiyak talaga ako. Pero all throughout, okay naman. Mabilis na operahan to kaysa dito. So, ang inaantay ko na lang yung medical certificate ko, tsaka yung reseta galing sa doktor, tsaka yung iba pa. So, mamaya papakita ko din sa inyo kasi pupunta ko mamaya sa building para at least ma-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko all throughout dito sa operation na to. And then, yun. Babalikan ko kayo mamaya. Hello, guys. Yan. Nabigay na sa akin ni Doc yung medical certificate ko, yung kailangan kong inuman na gamot, yung reseta. And then, ngayon, bababa kami, papunta kami sa building. Tulad ng sinabi sa inyo, para ma-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko all through office operation. So, nasa picture ako ngayon, inaantay ko lang yung kanilang staff para samahan ako papunta dun sa dealing. So, kahit na ito lang yung inopera sa akin, required talaga nila na ang pasyente ay sumakay sa wheelchair, kahit na ambulatory naman ako. So, yun, update ko kayo mamaya! So, finally, tapos na. Mamaya, i-discuss ko sa inyo kung magkano yung bill ko. So, ayun, natapos na ako makapagbayad. At sesange, mosori, gubujonghage, Kawari, korchikari, outsider. 걸음걸이, 옷차림, earphone on the playlist, and 몇 가지 더 minor.